Hello po, good evening. Turo ko lang kung paano tanggalin yung or i-change yung mat ng ating rim cutter. So, tanggalin lang natin to. Makikita po nyo dito na meron yung red, diba? Consumable to, so kailangan nating palitan from time to time kasi meron yung chance na magkakaroon ng dent. So, yung dent na yon magkukos na maiipit yung paper kaya hindi sumasakto yung pag-cut natin sa kanya. So, kailangan lang natin siyang palitan. Actually, hindi nyo kailangan palitan agad kasi 4 sides ito dahil tubular siya. So, kailangan lang tanggalin yung side dito. Ay, yun. Wait, yan. Una pala, kailangan natin i-unscrew dun sa ilalim. So, itong side na to, yung side na yan, meron siyang screws. Itong screws na to, dalawa. Ito, tsaka ito. So, kailangan lang yung i-loosen ito para mahihila nyo na yung tubo. So, yan. Kailangan lang i-loosen. Hindi nyo kailangan tanggalin. So, itong dalawang nakasle lang na to, ang tatanggalin nyo. So, pag na-loosen nyo na yun, then, may portion dito. Itong portion na to. So, yan. Tatanggalin mo lang siya. And, pwede mo nang mahila yung tubo. So, yan. Iangat muna natin to. Kasi nakababa. So, kailangan mong angatin yung pang-ipit para mahila yung tubo. So, yan. Apat na sides po siya. So, yung 4 sides magagamit mo. Yung isang side, twice ko siya nagamit. Ito yung una, and then nung nagkaroon na ng dent at medyo nang iipit na ng papel, binaliktad ko lang na ganyan. So, itong side, kabilang side naman yung magagamit. Ayan. So, kung papalitan nyo, ikutin nyo lang siya. Yan. Tapos, babalik nyo na. Pag na, palitan nyo na yung isang side. Same thing. Balik lang din ito para hindi siya mag-move dun sa portion na yun. So, balik lang. Push, and then, balik natin yung glue. Para sa protection ito. And then, i-tighten nyo lang ulit yung mga screws na nilusen natin. So, i-tighten nyo lang. Kahit hindi masyadong tight, basta lang hindi siya matatanggal. So, yun. So, hindi mo kailangan kaagad bumili ng rubber mat para dun sa rim cutter. Okay, thank you!